Ikaw ba'y namamansa? Di malaman ang gagawin sa matagal na dinadala ng karamdaman na ito na. Programa magkakabay at ang tutulong sa inyong pangalakang kasukan. Wellness Today! Hi! Magandang gabi, Pilipinas. Welcome po sa Wellness Today. Ito po si Ms. P, Princess Javier Castro. Nag-aantay ng kasama. Si Dr. Rico Abelia. Ayan. Pag-uusapan pa lang na namin yung dementia. Hindi kaya na nakalimutan. Namamatis na yun. Hindi nga, diba, no? Oh, nasasanay yata kasi last week wala kami. Natayo po yung pre-empt na naman. Siyempre ka naman, isa sa pong piyesta ang ating binigyan na nandaan last time. Yung Feast of Our Lady of Lourdes. Diba tama ba? Nerd. Oh, so, today, ang pag-uusapan po natin ay dementia. Oh, ito yung ano sakit ito ng mga nakakatanda. Going to Alzheimer's eventually. Parang mga experiences natin mga ilang mga kababayan na mga mapanalig tungkol sa mga tungkol sa ganitong klaseng sakit. Yung biglang nakakalimot. Iba naman yung kwento pagka kumare, umutang ka tapos nakalimutan mo. Iba naman yun. Deliberately nakalimutan yung utang. Nerd! Diba naman? Sa lahat po ng mga gusto ba magpag-hamutan sa amin sa usapang ito, pwede din po kayong tumawag sa 0919, pwede din text 0919-676-7676 at sa 8081144-0919-676-7676. Tama ba? Marami kasi mga Katoliko hindi naniniwala sa mga kasabihan na mga Mercury retrograde ano? Ito kasi parang taliwas sa paniwala ng mga Katoliko. Pero sabi ng mga naniniwala dyan, yung Mercury retrograde na yan, pakurong daw yan, pakurong. Actually, dinujok-jok nga yan ng iba. Pagka Mercury retrograde, katulad ng mga panang ngayon, tulad na naman sinasabi ng mga kasi siyempre mga astrologers yung mga pinaniniwalaan talaga ng simbaha katolika, ano? Paurong daw lahat ay naaantala. Siguro ito nga nangyayari ngayon, baka talagang biglang tumindi yung traffic, diba? May mga pangyayari hindi inaasahan, biglang yung travel time na 30 minutes ay nagiging 45 minutes, minsan 1 hour. Sa akin lang, whatever it is, kay Mercury retrograde dyan o wala, kinakailangan maaga. Diba? Ine-estimate 1 hour biyahe. Dapat bigyan mo yung oras sa sarili mo, dalawa-dalawa siguro, di ba lang kantay ka? Di ba lang ikaw ang mag-waiting period kesa sa ikaw ang inaantay. Lalo kung may comment ka, di ba? Naalala ko si ating boss Mario Garcia. Sabi na, ikaw ay masarap-sarap daw pag-meeting sa mga broadcaster. Kasi ang mga broadcast daw, hindi nakakalimot sa oras. At lag-lag ng 5 minuto o 10-15 before time, before ng usapan sa oras. Dapat nandun ka na. Ganyan daw ang broadcaster . Ibig sabihin mo, baka ikaw ay late, tapos ikaw ay nagtatrabaho sa media, hindi ka tulad ng broadcaster. Ganun ba yun? Yung mga nakakalimot na ako, sino yung Mario Garcia? Siya po ang kauna-unahang
functional medicine or medical practitioners, mga Remember this. Whoever sows sparingly also reaps sparingly. And whoever sows generously also reaps generously. Each of you give what you have. Decided in your heart to give. Not under compulsion, for God loves a cheerful giver. That is the way. And God is able to bless you abundantly. So that in all things and all times, having all that you need will abound in every work. Wow.
Very, 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 very
So, yun ang kasagutan sa mga kulang-kulang natin. And pag tayo bigay na kasi nga, ang monetary is very flexible. Pera, pinag-uusa, pera is very flexible. You can buy a lot of things. Parang, you don't have much money to share or sell to others.
Whoever sows sparingly also generously. Each of you, what you have decided to give. Not under compulsion. Remember, I'm not under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly. So that in all things and all times, having all that you need, You will abound in every good work. Alright, I'm going to explain symptoms to describe memory loss. It's part of your, you call it, the general disease, or nerves, neurons, lack of use, kaya kailangan mo na ginagamit ng ating mga utak, kaya mga karoon. We have to exercise our mind. Hindi siya necessarily part ng normal aging, but
Well, nowadays, Pero, may mga neurons na namamatay. Tapos sabi niya, ganap ako. Nagping-pong siya. Meron sa
pagpapadala nila ng chemicals to stimulate brain activity. So, yun ang sinasabi nila. At the same time, ang dementia kasi or Alzheimer's is mas katakot. They are both inflammatory diseases. Oh. At if you look at the microscopically, makikita nyo meron tayong tawag na neurolari-lari tangin. Parang bulo na mga nerve, mga nerve axons. Ngayon, it's because of inflammation. Because of the bacteria, alam natin as we discussed before the ibang discussions natin, meron siyang function niya is basically neuroregulation. At the same time, it produces hormones at saka mga chemicals can buffer inflammation, although more studies need it, but this is the action of the good bacteria sending out neurotransmitters, signals that are being produced, we can help correct, if not correct, slow down dementia, even Intravenous, maganda siya, but hindi lang overnight, but it helps. Dahan-dahan siya, together with other nutrients.
Another one is, ito, of course, fiber health, probiotics. 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 Napag-usapan natin kanina action ng probiotics, how it helps reduce inflammation, mm-hmm. that there is a direct connection between the gut and the brain. Mm-hmm. No? So, pinakailangan talaga, malinis ka muna before you can actually... Yes. Mga iba nga minsan, baka maglinis lang ng konti, baka magkaroon na ng clarity. Maano mo yan eh. Diba parang, pag meron kang brain fog, kung tawagin. Madalas kang parang, hindi ka naman, wala ka namang dementia, wala kang Alzheimer's, pero parang nagiging medyo forgetful ka. Totoo yan. Medyo forgetful ka, toxic lang ang system mo, kaya ka medyo, makakalimutin. Makakalimutin. So, why don't you just clean up muna? Ano kami topic natin? Yung dyan, dahil sa nakalimutan niya, pwede kayo tumawag sa amin, 0919-676-7676 at 8808-1144, 0919-676-7676 at 8808-1144. Samantala po, huwag niyo pong kakalimutan hingin ng mga freebies at diskwento pag kayo po tumatawag sa mga numero na yan at sabihin niyo pong narinig ninyo sa amin ni Miss P at ni Dr. Rico Abella. Sandali po lamang, babalik pa po kami. Nagbabalik on our last stretch na. Di ba? Yes. Naramdaman mo ba na mabilis lang? Oo nga. Kasi late ka. Kaya nga mabilis eh. Kaya siya mabilis. Hindi naman sobra, paminsan-minsan lang paminsan-minsan. Naman. Bira na nga, magbagong buhay na ako. Oo nga, dapat next week hindi na. Hindi na ako mulilit. Kahit saan, hindi na ako mulilit. Kahit hindi, talaga, sinabi mo yan. Sinabi ko yan. Oh, sige. Ano sinabi ko? Ayan, ito na, paano daw hinihinom ang fiber health? Mm. Ano mo, talaga ba kinakailangan mag-detox mo? Well, pinakamaganda talaga, Sister P, na mag-clean up muna tayo. Kasi kung balak natin i-correct yung mga issues sa katawan natin, yeah. Ang kailangan natin, nutrients eh. No? So, paano papasok ang nutrients natin? Paano natin mapapakinabangan ng mabuti yan? Kung sila ma-absorb. Mm-hmm. And dadaan lahat yan sa bituka natin, yun ang absorption yan. Kung madumi ang bituka natin, mm-hmm. hindi siya, lalabas na natin siya, dadaan lang. Kaya first step talaga to every protocol, to every healing regimen, mm-hmm. is cleansing. Cleansing is really the first step. So kahit ano pang sakit yan? Lahat ng sakit. Kasi kahit pa cancer yan, yeah. Kahit pa. Kasi iba cleansing pa lang, gumagaling na, hindi mo na kailangan. Totoo yun. Cleansing pa lang. Oo nga. Iba, ano pa lang, nasa detox phase ka pa lang. Okay medyo na. Okay pati diabetes mo, hypertension mo, okay na kasi. One thing with fiber health kasi, even if kunwari sabihin na, ako kasi naka-perpetual detox yata mo daw. Wala naman daw problema eh. Walang problema. Walang side effects. Kaya ang maganda kay fiber health, no? Maganda siyang i-maintain kasi unang-una, inflammation mo mababa, sugar mo nako-control, blood pressure is regulated, malakas ang immune system mo. Even ngayon, pati memory mo, sa study sumalabas, good bacteria can help enhance your memory. So bukod doon, ang daming bonus eh. Ang daming pwedeng ibigay ang good bacteria. So SC Fiber Health, meron siyang, I think, more than 10, I think 12 strains eh. Mm-hmm. 12 strains of good bacteria. And by billions yan eh. Tapos meron pa siyang fiber, mm-hmm. merong enzymes, may fructooligosaccharide. So, kompleto eh. One capsule contains everything. Kaya matipid siya. Actually, sasabihin na, magkano ba siya? Mm-hmm. No, actually, ang per piece niya, kung per piece nyo bibirin is 15 yes, pesos. Parang 15.50 yata, parang ganyan, no, per capsule. But, kung tutusin mo, yung mga doktor, pag sinabi sa'yo na, kinakailangan kumain ka ng maraming fiber or uminom ka ng fiber na supplement, mm-hmm. pero kinakailangan, meron ka rin probiotic, mm-hmm. kailangan meron ka rin natural laxative, kailangan, ano mo yan, parang ang dami mo kailangan. So, ito, sama-sama na siya in just one capsule. So, correct. Have to, mas matipid in... Mas matipid siya, no? Kasi isa-isa mo bibiling, ito, isang capsule na lahat. And very simple, you can just take it. Ang pag-inom ni Fiber Health, no? Recommended natin, 3 capsules 30 minutes before breakfast. Yeah. And another 3 capsules 30 minutes before dinner. Nagawa yan for at least 2 weeks. Mm-hmm. But ako, I would prefer 2 to 3 capsules 30 minutes before every meal for a month. No, so pwedeng maging 6, pwedeng maging 8 capsules yan, maybe more, depende kung constipated kayo.
And then, of course, with proper diet and exercise, no, and lots of water, ang intake natin, yun ang nire-recommend ko. But you should find out whichever works for you. Kasi ang iba, sensitive. Halimbawa ako, sensitive ang aking tiyan, no? If I take... Sensitive ka naman talaga. Sensitive talaga ako. I'm a very emotional person. Hindi yun lata. Talaga. Kaya mangyayari dyan. You take... Ako, magte-take ako ng gano'n, ng mas marami. Effective sa akin, minsan dalawa, tatlo, okay na eh. Okay ka na. Ako hindi. Talagang trinay ko, tatlo lang ayaw eh. Hindi ka emotional. Hindi ako, hindi ako sensitive. Kaya you can just throw anything at me. I have a big shield. Yung mismo. Hindi ako lang ako masabi talaga. Mga emotions mo. Gano'n? Hindi pa ako sabihin na, banhid ako, di ba? Anyway. Yeah. So, ako 5 eh. 5 capsules daw. Oh, galing, no? Pero ako pag uminom ng 5. Pero once lang. Kasi actually 8 hours eh, upon after intake. Yeah. 8 hours, maramdaman mo na yung trabaho niya. Mm-hmm. Medyo, sa simula, may kaunting hilab. Kaunti lang, tapos nun, maybe the following days, wala na. Okay lang, dire-diretso na yan. Tapos, I said that after 2-3 weeks maybe, or after a month, mm-hmm. reduce the dose to half. Pinaka-maintenance phase na natin yan. Mm-hmm. So we just take maybe 2 or 3 capsules at bedtime, or 1 capsule before every meal. Mm-hmm. That's it. Effective na siya. For 2 weeks yan. For 2 weeks at least. No, yung forever na yan. Yung maganda. Forever. So fiber health may forever. Sa fiber health talaga. Dapat may forever. Tsaka sa vitamin C, dapat may forever. Kasi actually may nag-PM sa akin, narinig daw niya tayo doon sa kabilang istasyon eh. Na yun daw vitamin C kung papaano daw ba siya. Pero actually, in-explain ko na yan kanina. Nung sakaling hinahanap-hanap pa kita. Anyway, so, kaya ayos na. Ito, meron ka pa idadagdag. Ayan, yeah, meron questions, no? Mm-hmm. It says here, okay, oh, so, I'm sorry. Yeah, yung mga gustong mag-text sa amin, pwede pong 0919 sa 0919-676-7676 o kaya naman sa 8808-1144. 8808-1144. I think we have a question. Yeah, yeah. Sure. It says, tanong ko po, yung vitamin na sodium ascorbate? Sodium ascorbic acid. Sodium ascorbic. It's actually dalawa. Kasi ang tanong niya, sodium ascorbic acid. Eh. So, hindi. No? Vitamin... Mainam po ba sa katawan o immune system? Di po ba ang sodium ay alat? Ang red wine po ba ay mainom sa puso at hindi nakataas ng high blood? Uh-huh. Okay. Well... So, let me speak about the vitamin C. Okay, vitamin C. Sodium ascorbate. Yung siguro, Doc, ikaw dun sa technical, okay. Sodium. Mm-hmm. Kasi sabi niya, hindi ba masama ang sodium mm-hmm. dahil sa alat? Kasi nga may ascorbate. Eh. So, yes, parang nababuffer. It's a buffer, siya. Correct. Uh-huh. So, hindi nawawala yung salt. Yes. So, hindi siya nakakapag, no. Sinasabi na nakakapagpataas ng high blood pressure. No. Hindi. Okay. Hindi. Kasi ang cells natin, may tayong tinatawag na sodium and potassium channels no, mm-hmm. sa mga cells natin. These two, sodium and potassium, these two electrolytes, they constantly move in and out of our cells. Ganoon din sa kidneys natin. Ngayon, vitamin C, ascorbic acid form. Naku, ang hapdi yun. Medyo mahapdi yan. No? Mahapdi even pag iniinom mo, mahapdi pa din. Yes, yan. Acid siya, acidic. No? So, and this is the cheapest, actually. This is the, hindi siya yung... kumbaga siya yung vitamin C na basic. Basic. O, ang absorption niya sa katawan is about 10-12%, no? Maybe 15% depende sa composition ng sa katawan mo, no? Pero nung ano sa kanya pumapasok maliit lang. Kasi wala siyang carrier o transporter. Mm-hmm. Now, i-pair mo siya with sodium, no? Mm-hmm. Ang sodium is very important. Without sodium and without potassium, patay tayo. Mm-hmm. No? So, pair mo siya with sodium, mas nakakapasok siya sa cells natin. And tumataas ng up to 90% pa minsan ang absorption rate sa katawan. And at the same time, nawawala yung acid because sodium is basic. And ipapartner mo siya sa acid, ng ascorbic acid, the acid part, it becomes neutral. No? Mm. Nawawala yung acid. Yung acid. Mas at the same time, mas maganda ang tolerance nito yung masyadong mag-LBM. No, dahil ng sodium, hindi po bad ang sodium. Kailangan po natin ng salt. But if you're referring to table salt, that's a bad form of salt, no? Kasi hindi na natural yan. Dapat yung natural salt, kasi yung natural salt, yun yung nakakapag-retain ng tubig sa atin. We need sodium because it will actually make us
less dehydrated. True, kasi ang with sodium, we retain water in our cells and tissues and in our blood, no? Now without that, iihilan natin siya. So totoo lang, di ba Dok, yung mga ating mga antawjan, yung mga fluids, antawjan, yung mga fluids na from dextrose, di ba? Yeah. May sodium yun. Eh. So, kasi nga yung saline, yung mismo saline solution natin. Solution. Kasi di ba pag kumare, may mga batang nagka-sukate, di ba? Nagkakasukate. Yung dala sa emergency. Parang Japanese food yung sukate. Sukate. Diba, no? Nag-aana sila sa emergency room. So, usually, kinakailangan, binibigyan ka kaagad ng fluids. Kasi bumabagsak ang sodium nyo, bumabagsak ang electrolytes nyo. Mm-hmm. Tsaka pag dumudura kayo, nawawala ang sodium nyo, kamang nakindudura. Oo nga. Tsaka bukod sa hindi maganda siya. Hindi maganda. Kung meron kayong sakit, mahahawa pa kayo. Huwag na kayong manghahawa. Huwag na nyo na yung karat. Hindi nyo kailangan dumura. Ano yan? It's a parang bad habit yan. Bad habit. Hindi nyo kailangan idura yan. Oh, by the way, ang Spectrum Natural po ay meron din clinic sa Binyan, Laguna. Mm-hmm. Pwede po kayong tumawag sa Binyan, Laguna. Of course, pwede kayong tumawag mismo sa numbers po ng Fiber Health. 0919-676-7676. 0919-676-7676. O kaya naman sa 8808-1144. 8808-1144. Yes. Opo, meron din pong clinic si Dr. Rico Abella sa Quezon City. Pwede po kayo makipag-appointment. Libre po ang pagkukonsulta. Huwag kayong mag-alala. 0917-811-1899. 0917-811-1899. Yan po ang mga numbers mo ni Dr. Rico. At of course, syempre, hindi po, yung mga tanong ninyo about fiber health, tanong ninyo about vitamin C, tanong ninyo about dun sa mga supplements na nabanggit ni Doc kanina, pwede nyo po itanong dyan sa 0917-811-1899. Doc, meron ka po ano? I forgot about Ginkgo biloba. Oh, Ginkgo biloba. Yung pala, isang napakaganda rin for memory, health, for brain health. No? Kasi actually, matagal na yung sinasabi. Ginkgo, okay ba yun? So, mas anything, ang trabaho kasi ni Ginkgo biloba, it's an herb, na it opens yung tinatawag nating microcirculation sa brain. Uh-huh. No? And not only the brain, pati sa peripherals natin, tinatawag sa kamay, sa ano. Kaya, ang ganda niya dahil ang issue doon ay yung pagbuka ng blood vessels, nag-improve ang circulation, nag-improve ang blood flow, nasusupply nutrients. Nasusupply. Yun ang trabaho ng Ginkgo biloba. Kaya ang ganda niya for memory also. And sasama niyo sa lahat. Sama-sama yung magnesium, Ginkgo biloba, taurine, si Fiber Health, vitamin C, vitamin E, alpha lipoic. Ketones pa pala. I almost forgot. Ketones. It's ang pinakamagandang for memory to help support memory din. Yung tinatawag natin Makito diet kayo? Monolaurin. Oh yes. Yes. So totoo lang. Para magkaroon kayo, you need fat. Omega-3 nga. Omega-3 fatty acids, fish oils, and BCO virgin coconut oil. Mm-hmm. Napakaganda niyan para sa memory. Sa mga memory. Yes, yung mga memory. It's considered a cure for Alzheimer's. It's a cure, ha? For Alzheimer's and dementia. One tablespoon in the morning and evening. Yeah, maybe more if you can. Kung hindi kayo mag-LBM, dagdagan nyo, ihalo nyo kung saan-saan. Proven na, napatunayan ko yung sa lola ko. Oh, tsaka huwag kayong mag, as much as possible, talaga iwasan nyo na magkani. Huwag kayong maniwala sa akin. Kasi nagkakani na ako. Mabait na ako ngayon. Simula kanina, hindi ako nagkani. Parang hindi ako nakapagsalita dun. Alright. Naku, wala na po kaming oras. May nag-PM sa akin dito. Sabi niya, Miss P, sana tumagal pa po ang inyong programa. Sabihin niyo po dito sa number na to, 0919-676-7676. Sabihin niyo sa mga kasagot, sana tumagal pa ang programa ninyo sa Radio Veritas. Alright. Until next Tuesday, samantala, imbitahan po namin kayo sa Sabado, alas 9 hanggang alas 10 po yan ng gabi, sa Beyond Wellness, DWIZ 882, alas 9 ng gabi. Of course, with me and Dr. Rico Abella. Yes. Alright, until next time, always remember, you are greatly loved and all is well in this world. Ito po si Miss P, Princess Xavier Castro, and Dr. Rico Abella po, subahin niyo ang katotohanan. Para sa isang